Good morning, ma'am. Here is my fast talk. For the question number one, how the COVID-19 pandemic adjusting your activities, academic, sports, and social? So as students, and we're in the new normal of life, and new normal of education, mahirap para sa amin kung paano kami mag-adjust, especially kasi nasanay kami sa panahon na kapag nag-aaral ka, pumapasok ka sa school every day, may interaction, yung discussion, may interaction between the teachers and the students, tapos yun, may mga brainstorming na nangyayari. So ngayon kasi, parang ikaw lang talaga yung kailangan umintindi doon sa question, especially kapag ka may mga uncleared na mga question, parang ikaw lang talaga yung magre-research, ikaw lang yung magbe-brainstorming ng sarili mo, using your critical thinking, parang ang hirap talaga mag-adjust, lalong-lalo na sa mga school activities or anything activities na mangyayari sa buhay mo. Kasi hindi na ngayon uso yung parang nag-grouping kayo, parang hindi na uso yung nagbe-brainstorming kayo, nagko-collab kayo in a group, physically in a group. Kasi sa ngayon, nag-grouping kayo through virtual meeting na lang ang nangyayari. So parang ang hirap i-absorb, pero wala kaming magagawa kung hindi mag-take ng rest para doon sa activity na kailangan naming magawa. Especially in social, no? So ngayon kasi limitado yung paglabas, limitado yung pag-alis, pag-hangout. So wala nang socialize na nangyayari kasi yung iba naka-isolate, yung iba nagkukulong lang sa bahay kasi natatakot sa COVID-19, natatakot sa virus na baka mamaya yung nakasama mo eh may symptoms na pala ng COVID-19. So number two, how difficult for you to adjust in online classes? Usually ito yung nangyayari sa ngayon, sa panahon ngayon, kasi nga gawa nga nung nasa online classes kami, eh lalong-lalo na ako, wala akong gadgets, walang internet connection, so mahirap. Mahirap mag-adjust. Sobrang napaka-difficult for me to adjust, especially sa online classes kasi unang-una, walang internet connection. Especially yung bahay namin, yung lugar namin nasa bundok. So magpaghahanap pa lang ng signal, magpa-signal pa lang, parang agaw buhay na kasi minsan umaakyat na ako sa puno ng nyog o nasa kalagitnaan ako ng maisan para lang makahagilap ng signal, which is very very ano, parang napakahirap na napaka-challenging actually, kasi for me to pass my subject in that course, kailangan kong gumawa ng paraan. Pero paano ko makakagawa ng paraan kung talagang mahirap, but especially pag nasa bundok ka, parang hindi ko na alam kung makakapasa ba ako, mapapasa ko ba yung subject na yun. Gawa nga nung sa signal pa lang bagsa ka na, pag may mga virtual meeting hindi ka nakaka-attend, diba? So less points na yun. Kumbaga, kung yung grades mo na dapat sa day na yan is perfect 10 ka, nagiging 0. Kasi hindi ka naka-attend ng virtual meeting, o ka naka-attend ka man, saglit lang, ilang minuto lang, naputol na. Kasi nga, nawawala yung connection, yung signal. Procedure question number 3, ito medyo mahaba. What is the most difficult and challenging experience in online class? Financial capability, lack of technology and devices, slow internet connection, online educational platform, or instructor course requirements. Lahat naman talaga mahirap. Lahat naman talaga, lalo na ngayon sa new normal na nangyayari sa buhay natin, ano? Medyo talaga mahirap sa totoo lang talaga. Pero kung may mas malalamang mahirap for me as a working student, ito yung paghahanap ng pera sa panahon ngayon. Tsaka lack of technology and then internet connection. Parang yung tatlo talaga yung mahirap. Kasi as a working student kasi, yung sahod ko kakarampot lang. It's just a little bit na
earning ko, kasi hindi lang yung sarili ko yung napupuntahan nung sahod ko. Napupunta yun sa family ko. Napupunta yun sa personal matters ko. Napupunta yun sa educational purposes ko. Pang-load. Tapos, transportation. Sa trabaho, allowances. Para lang umabot ka sa isang quincenas. So, for me, mahirap na makapaghanap ka talaga, makapaghagilap ka talaga ng financial stability. Yung parang, your financial is stable, your internet connection is stable, your gadget mo is talagang meron, which is wala. Yun yung mahirap for me kasi how could I attend virtual meeting kung wala akong connection? How do I work my activities in LMS kung wala akong connection? Diba? Kasi doon ako nagbabase na paano ko magagawa yung assignments ko, paano ko magagawa yung activities ko, paano yung academic life ko sa school, na kung sa technology, wala ako, walang gadget, diba? Tapos, internet connection pa, nakikipiso wifi lang, which is, hindi siya, ano, normal. Kapag nasa buton ako, piso wifi. Pag nasa bundok, free data lang. Or data lang, akit ka pa sa puno ng yog para makapagpasignal lang, which is uncommon na nangyayari sa atin kasi nasa panahon tayo na nag-a-adjust. Lahat tayo nag-a-adjust actually, not only the students but also the teacher and the educator. Lahat ng meron sa mundong ito nag-a-adjust sa panahon ng COVID-19. So it is very hard and it's very difficult for me to provide na magkaroon ba ng stable na life sa panahon ngayon kasi especially sa trabaho, iskeleta lang. So, yung sahod mo na sa isang linggo lang, nung normal life nga lang, kung pwede lang hindi na mag-day off para hindi mabawasan yung sahod. E paano pa ngayon na iskeleta yung nangyayari? Sa isang linggo may duties ka na 4 lang, 3 lang. O di ba? Bawas na. Bawas na yung kikitain mo. And how much more? 'Di ba? Na may pangangailangan ka pa, mas nadagdagan yung pangangailangan, magbibili ka pa ng face mask. 'Di ba? Tapos pang-internet mo pa. Ipapaano na? Walang nang matira. So ito yung mahirap talaga, yung pagiging financial stable, internet connections and technology gadgets. Ito yung mahirap for me. Okay. Proceed to the question number 4. What is your opinion on the learning management system provided by the school? Can you rate it 1 to 10? Okay, siguro, as a student of PCIT, I can give 8 to 9. Okay, not totally perfect 10. Kasi lahat tayo nag-a-adjust. Ang school nag-a-adjust, ang estudyante nag-a-adjust sa new normal of educating students or educating everybody. Kasi ako bilang estudyante, naghahanap talaga ako ng learning na I can use in the near future of my life. Kaya nga, I enrolled PCIT because I believe that PCIT can give me knowledge that I'm longing for. Ito yung institution na pinili ko kasi alam ko sa sarili ko na makakatulong to sa akin sa susunod na henerasyon ng buhay ko. So I can say that PCIT is very resourceful, very formative, very flexible in terms of educating students, especially now that we're adapting the new normal of education. Maganda yung nagiging epekto or nagiging maganda yung nagiging panibagong buhay ng pagtuturo at pag-educate ng mga estudyante. So clap for PCIT, my alma mater. Thank you. Question number 5. What are the most difficult experience in completing or complying the course requirements? Ito yung problema ko actually. In completing or complying the school requirements or the course requirements for me in the new normal of education, mahirap kasi especially paghahanap ng materials, mahirap kasi hindi kami nakakalabas masyado. Kumbaga,
pinipigilan namin yung sarili namin na maghagilap ng mga materialis na magagamit para to comply the requirements of the course. And though nagagawa namin yun, pero hindi, parang hindi sapat, parang may kulang, parang may something ba na parang hindi ito yung satisfying requirements na nagawa namin.